Magandang umaga po, sir. Opo. Eh, ang tanong namin, sir, una dito, eh, gaano na ba karami itong mga nagbebenta online na mga ganitong klase ng paputok? Ang tempo ang sagot na medyo mahirap sagutin dahil hindi yan specific na kaya nabibilang namin dahil kung ano lang ang nakikita namin sa paaming pag-online patrolling, eh yun lang po ang nakikita namin. So dahil nga po sa ginagawa namin ganyan, merong tatlo pong tao na nahuli po. Isa noong December 19, isa noong December 21, at saka yung kahapon po, may nahuli po ang PNP Cybercrime Group. Mm-mm. Ibig sabihin, sir, dun sa pagpapatrol nyo online, gaano ka-frequent na may mga nakikita kayo na nagbebenta niyan, na pwedeng bumili ng mga paputok sa kanila, i-deliver, o may rider na magdadala sa kanila? Sabi ko nga po, hindi po masagot ng PNP at Cybercrime Group yung exact. Pero ang ginagawa po namin dyan, oras na meron kami nakita at na-engage na gusto niyang magbenta, yun po ang ginagawa po natin. Mm-mm. At kailan nyo napansin na nag-start itong mga ganitong mga nagbebenta, sir? Bago pa lang pumasok ang December, ay nag-utos na ang Chief PNP na mag-monitor na po ng online. So, yung sinasabi nyo kung kailan po nagsimula, doon lang po kami nakahuli, noong December 19. Doon kayo nakahuli? Opo. Mm-mm. Dahil nga na-monitor rin nyo yung transaction niya online, yung mga binibenta niya online. So, ang ginagawa po namin dyan, bakit po kami nakahuli ay bumili po ang ating kapulisan. Nagpanggap na bibili sila. So, noong nagkabayaran, eh doon po siya nahuli. Mm-mm. At para lang sa mga kababayan natin, sir, gaano kaimportante na hindi sila bumibili online ng mga paputok? Gaano ba dapat nila guarded, number one, yung mga anak nila? Kasi baka yung mga anak nila mismo umu-order, hindi din nila alam. Opo, so kaya po ang rason po na bakit hindi po pinapayagan ang pagbebenta ng paputok online ay dahil po yung seguridad ng bumibili. Dahil kunwari ako po ang magbebenta, may bibili, siyempre wala po akong iisiping safety measures eh. Basta gusto ko maibenta yan. So, ibig sabihin, along the way, magta-transport ka, hindi mo alam na pwede kang madisgrasya, konting spark lang po yan. O isakay mo man yan sa motor o sa sasakyan, eh, meron lang pong napakunan lang po ng apoy yan, eh, biglang sumabog. Mm-hmm. Eh, marami pong madadama eh, kasi hindi siya katulad ng physical store na may nagbabantay. Mm-hmm. Sabihin, kompletong requirements mo, may clearance, may inspection yan, na sumusunod ka sa fire code, sumusunod ka sa batas ng LGU, may clearances ka para magbenta. Pero yung online po, napakahirap po bigyan ng authority dahil hindi po natin alam kung saan po nang gagaling yan. Mm-hmm. At sir, itong mga nagbebenta ng online na ito, number one, ano ang pananagutan nung halimbawa umorder lang siya? Tapos may rider lang na kumuha ng order, i-deliver doon sa umorder, pati yung rider mismo na nag-deliver noon ay kasama sa makakasuhan? Pwede po nating isasama sa kaso yun dahil merong conspiracy eh. So, ibig sabihin, kahit sabihin niya, hindi ko naman alam na paputok yung binibenta sa akin. Mm-mm. Pero dapat meron kang responsibilidad na kung ano man ang i-deliver mo, dapat tanungin mo kung ano yun. Para at least, kung magka-problema man, eh, syempre, hindi mo tatanggapin. Diba? Dahil alam mong illegal yung binibigay sa'yo. Eh, kumbaga, dahil binabayaran ka, tatanggapin mo ba? Tapos pagdating nung nahuli ka na ng pulis, sasabihin mong hindi mo alam. Eh, syempre, kami po, hindi namin po alam yun kung kasangkot ka ba o hindi. So, ang ginagawa po dyan, pagka oras ng kung kasama ka, yung rider nag-deliver doon sa bumibili, o yung police na bumibili, talagang siya ang iisipin namin na nagbenta. Dahil hindi naman namin kilala yung kung sinong kausap namin sa likod ng computer. Eh. Mm. Colonel, doon sa mga na-arresto ninyo, ano yung mga ibinibenta nilang uri or klase ng paputok po? Meron mga plap-plap, meron mga... Yung bawal pa mismo, yung pang binibenta, ano? May mga illegal din po. Opo, may mga authorized. Pero ang tanong kasi bakit natin sila hinuli, dahil wala po silang certificate to sell. Yes. Ibig sabihin, hindi sila autorizadong magbenta. Wala silang permit para magbenta. And then yung location din nila, di ba? Medyo nadadala sa, nalalagay sa alanganin yung lugar kung saan nila pinupwesto or mini-meet up. Kasi wala naman po kasi pinipili yan eh. Kung saan mo yan. Opo, kumbaga, kung saan sila mag-decide mag-meet up, doon sila pupunta, eh doon niya itatambak, mag-aantay siya. Parang ganun. Yung mga products niya.
tama po yun. Mm-mm. So ngayon, sir, dahil sa mga nakita ninyo na to, sa mga nahuli ninyo na to, ano yung next move ngayon ninyo para mas masiguro na masawata natin itong mga ganitong online transactions? Ang ginagawa po talaga namin dyan, talagang hanggat maaari, hanggang sa kaya namin makita, may mga nagbebenta, talagang ini-engage po namin para tumigil na po sila. Mm-mm. Kasi yung mga kababayan natin, hanggat akala nila tama yung ginagawa nila, talagang marami pong nagbebenta. Mm-mm. So ang ginagawa namin, para maturuan ng leksyon, itong mga hindi maniwala na ilang babalan ang ginagawa ng gobyerno at magbebenta pa rin sila, kailangan na po silang hulihin para masabi nila na mali yung ginagawa po nila. Kasi hindi po yan natututo hanggat hindi po nahuhuli. Opo. Colonel, itong mga na-aresto natin ito, first time ba tayo na naka-aresto at nakahuli na nagbebenta ng mga paputok online? Simula po nung nabuo ang cybercrime group, pagdating po ng Opo. December, bago pala mag-December, talagang meron na po kami nahuhuli. Mm-hmm. Bilang po ngayon taon. Taon-taon po, may nahuhuli po tayo nagbebenta. Mm-mm. Makukulit, ano? Sir, panghuli na lang, baka may nais kang banggitin, paalala sa ating mga kababayan, kaugnay nga dyan sa online selling na yan ng mga paputok. Opo, sa ating mga kababayan, wala pong authorized ng gobyerno na magbenta ng paputok dahil ang iniisip po natin dito ng gobyerno at saka ng PNP yung seguridad ng bumibili. At saka yung mga taong madadaanan ng paputok kung saan yung po dadalhin. Kaya wala po yan, bawal po yan. So huwag na huwag po kayong kumbaga maghangad dahil ayaw nyong pumunta sa store. Mali po yun. So kailangan nyo pong pumunta sa store para sigurado, yung physical store, para sigurado po kayo dun sa binibili nyo na hindi gawa-gawa lang na paputok na pagkasinindihan mo, biglang sumabog sa mukha mo, madidisgrasya po kayo. Sabihin, wala pong standard na sinet ng gobyerno. So kaya po siya bawal. Dahil sa security po ninyo, yun po ang lagi natin pong iisipin. Mm. Colonel, pahabol na lang dahil cybercrime din naman ito pinag-uusapan natin. Yung bentahan din sa Facebook Marketplace ng mga registered na SIM online, na-erase na yan last time, nagpapatuloy pa daw. Ano yung ginagawa ninyo sa mga ganito namang classes or may mga operations din po ba kayo laban sa kanila? Opo, ang minomonitor po natin yung mga ganyan. Ang challenge lang po kasi dyan is... Kumbaga, kailangan natin alamin kung sino yung nasa likod ng mga nagbebenta ng ganyan. Kasi siyempre, kunwari, sa online po, ang kausap lang, ang nakikita lang naman po natin niya kung anong nakalagay na identity niya. So wala pong address siya, wala siya yung picture niya kung talagang authorized siyang magbenta. So ang challenge po dyan ay paano namin sila makikilala. So yan ang ginagawa po namin dyan, talagang iniimbestigahan po namin hanggat matuntun po namin kung sino man mga nagbebenta yan na hindi autorizado ng National Telecommunications. Mm-mm. So kasi sir, ang binabanggit parang nga hindi pa rin mawala-wala kapag nag-search ka ngayon lang FB Marketplace, hinahanap mo yun nandun pa rin sila, nagbebenta pa rin sila nung mga registered na SIM card na delikado kasi unang-una sino yung nirehistro nilang pangalan tapos baka magamit kung saan man sa krimen or what, kawawa naman yung tao na nakuha na ng data, ng information, ano po sir? O tama po yun. Ang challenge nga lang naman po kasi dyan, kung minsan ating mga kababayan, binibenta nila yung information nila. Kaya may mga loko-loko din magbibenta ng SIM card na mayroon ng laman na identity. Mm-mm-mm. Tapos sir, yung mga shopping scams, paano yung ginagawa ninyo? May nahuhuli din ba kayo? Yung mga nagpapadala ng parcel, minsan, parang wala naman akong in-order, hindi naman ako umorder nito, bakit may idinideliver sa akin at sinisingil ako ng ganito? Meron din po, ang challenge lang po kasi dyan is sending a message of a parcel is not a violation of law. Mm-hmm. So, ibig sabihin po nun, kailangan may maloko bago po kami mag-operate. Kasi wala pong nagsasabi na pag may nag-send siya yun ng ganitong advertisement, violation ng batas. Mm-hmm. Wala pong nagsasabi ng ganyan. So ang advice po namin sa mga ating kababayan, huwag nilang pansinin, huwag silang kumagat. Oras na kumagat sila, talagang maloloko po sila. Mm-hmm. At... ang dapat gawin ay magreklamo, panindigan, kung naloko sila, ay mag-file talaga ng case yung iba kasi tinatamad, sir. Parang ayoko na, masalimuot yan. Pero ano yung pwede ninyong maibigay na guidance dun sa mga nabibiktima na ganyan? Minsan may darating na parcel sa bahay, wala ka namang in-order. Talagang kailangan po nilang magreklamo. Alam naman po natin na ang batas ay pag oras walang nagreklamo, katulad po ng ganyan, it is private individual po yan. Hindi siya considered as a public crime na wherein the state can file a complaint against the
respondent or the suspect, eh, kailangan po nilang magreklamo. Although medyo matagal po ito, eh, talaga pong kailangan po nilang magtulungan po ang law enforcement. Dahil kung wala pong magre-reklamo, eh, madi-dismiss po yung kaso. Mm-hmm. So, sayang po yung effort ng kapulisan kahit correct. Na po nang sinasabi nyo, bakit may paulit-ulit? Eh, wala pong nagre-reklamo. Eh. So, hindi rin po namin mahuli dahil wala nga pong sinasabing batas na bawal lang mag-send ng messages ng ganyan. Hindi siya katulad ng drugs na may batas na sinasabi. Possession of drugs is illegal. Katulad ng baril, possession of firearms without a license is illegal. Pwede kang gulihin ng police. Ora mismo, o sino man. Eh, yung text message po na pinapadala or any email, eh, wala pong batas na nagsasabing ganyan. Police Colonel J. Guillermo, ang Chief ng Cyber Response Unit ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maraming salamat sa inyong oras, sir. Well, magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Salamat po.